ng klase ang UST Kabayan. Okay. Live mula sa Espanya, Maynila, Nina Corpus. Tuluyan ng nag-resign si Pag-asa Administrator Nathaniel Servando matapos mapabalitang magtatrabaho na siya sa isang universidad sa ibang bansa. Iniyak naman ng Pag-asa na sapat pa rin ang kanilang mga tauhan kahit nagbitiw na ang kanilang boss. Nagpapatrol, Atom Araulio. Kinumpirma ng Pag-asa na nagbitiw na ang kanilang boss sa si Administrator Nathaniel Servando. Sa isang text message kagabi, nagpaalam na raw si Servando sa kanyang mga kasama. Bago ng kanyang pagbibitiw, napabalitang nag-leave of absence si Servando para magturo sa isang universidad sa Qatar. Nataon ng pagbibitiw ni Servando sa panahon ng tag-ulan kung kailan pinaka-inaasahan ang trabaho ng Pag-asa. Pero siniguro ng ahensya na sapat na kanilang mga tauhan para sa araw-araw na operasyon. Ayon pa sa Pag-asa, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagsasanay sa bagong henerasyon ng mga forecaster at iba pang espesyalista. Hindi naman in mass yung pag-aalis eh. At mayroon naman tayong ginagawang training program dito, in-house training program sa Pag-asa. Para sa mga empleyado ng Pag-asa, malaking tukso ang mga oportunidad sa labas ng bansa, kung saan higit pa sa 7 beses ang kanilang sweldo raw ang kanilang kikitain. Pero sa ngayon, marami pa rin ang pinipiling manilbigan sa bansa. Formal na mangyayanunsyo ng DOST ang pagbibitiw ni Servando sa mga susunod na araw. Kasabay nito ang paghahanap ng kapalit sa dating administrador. Atom Araulio, Patrol ng Pilipinas. Naaresto na ang lalaking mahilig mag-check-in sa mga motel at hotel pero tumatakas pagdating sa bayaran. Nagpapatrol Maan Makapagal. Kalaboso na ngayon si Marco Gonzaga matapos isuplong sa pulis ng hotel kung saan siya huling nag-check-in. Kita pa sa CCTV si Gonzaga nang mag-check-in noong Lunes sa St. Giles Hotel sa Makati. Patakas na sana si Gonzaga kaninang madaling araw, pero naharang siya ng gwardiya. Discreetly, tinanggap siya ron, but meron ng notice. Nakilala na siya. Pinagbigyan pa rin, pinalaw siyang makakuha ng room until na makakuha tayo ng evidence na yung ginamit niya card niya ron through internet booking ulit ay fraudulent. Notorious na si Gonzaga sa mga hotel at motel sa Pasay, Maynila at Makati. Kaya naman naka-alerto na sila. Noong Mayo, nag-check-in sa Manila Pen si Gonzaga gamit ang pangalang Mark Roche. Inabot ng 100,000 pesos ang hotel bill niya doon. Nagpanggap naman siyang Jefferson Jason Gonzaga na mag-check-in sa Mandarin Hotel noong June 14. Pero hindi siya umubra dahil hindi siya nakapag cash deposit. Inamin ni Gonzaga na siya ang sumakas sa There's no excuse to like, I mean, I heard someone, I feel terribly about it. I needed to help someone out, like, you know, in a flash. I just needed to, like, get through that barricade. Itinanggi naman niyang kinukuha niya ang mga TV sa kwarto. Hindi ko ako mananakaw. Wala nga po akong money. Wala nga po akong bahay na matinoy. Hindi rin daw niya inabandona ang kanyang kotse sa Sogo Hotel sa Maribay, Pasay kahapon. Wala nang gas yun eh. But I needed to go because I needed to get somewhere. I needed to get gas. Handa raw si Gonzaga na harapin ang patong-patong na kaso ng estafa, theft, at frustrated homicide na isasampa sa kanya. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. Pagtuloy sa winner-take-all Game 7 ang NBA Finals, tinalo ng defending champion Miami Heat ang San Antonio Spurs sa Game 6 kanina matapos ang makapigil